Hi guys, it's me again, Hazel. Welcome back to my channel. So guys, ang vlog natin today is itong mga to. Pareho, ayan silang apat. Ayan. Ito mga glossier na nabili kong cloud paint sa 168 mall. So na-shock din ako. As same as kung na-shock din kayo ngayon. So yung packaging niya is gulat na gulat ako. Nag-search ako online, nag-search ako sa Google, sa Facebook account, sa Instagram account ng Glossier, and parehong-parehong-pareho sila ng packaging. Chinek ko rin yung mga nakasulat sa likod, parehong-pareho sila. So, ito. So, ayan, guys. Plus, yung color nila, pareho din. Silver din yung box niya. Tapos, kung ano yung color nung nakalagay sa mga photos ni Glossier, is yun din yung name at yung color na merong available, yung fake. So, I'm sure naman talaga na fake to kasi ang price ng Glossier is nagre-ranging from 1,000 to 1,100 to 1,200 depende sa shop na mapupuntahan nyo. Pero ito is 150 pesos lang. So, buksan natin. So, ito muna tayo. Pakita ko sa inyo yung itsura. Ito yung Haze. Tingnan nyo, ito may print din siya dito. Meron din kung ano yung size niya, kung gaano karami yung laman. Tapos, meron din siyang nakalagay na cloud paint, tapos kung anong kulay niya. So, almost the same. As in, as is, na as is. Ginayang ginaya talaga. Pati in-expect ko na nga lang na baka magkaiba sila ng shade dito. Pero yung color din itong box, yung pinaka-plastic cover niya. So, ayan. Medyo pale na pink, which is parehas ng sa Glossier din. So, ito yung mga colors niya. Buksan natin lahat. Dusk, beam, yung haze, and etong puff. So guys, syempre, isa-swatch natin tong apat na to, and itatry ko rin siya sa face ko. So guys, ano to ha? Try at your own risk. So, kinakabahan ako ngayon. Buburahin ko naman agad. So, pero syempre, test natin. Test ko pa rin yung isa, yung huling-huling ipapahit ko, hindi ko na siya natagal. Tignan ko kung mangangate ko o hindi. Pag nangate ko, syempre buburuhin ko agad. Kung hindi naman, tignan ko kung gaano katagal, tatagal tong fake na Glossier sa mukha ko. At sasabihin ko rin sa inyo, sa description box, kung gaano katagal siya nagstay sa face ko. So, sana matagal-tagal, pero sana hindi rin ako mangate. So, start muna tayo. Wow, mayroon pa siyang tano. Pa-foil, si Mayor. Oh. Pero madali nang matanggal. So guys, ayan siya. Ayan yung color niya. In fairness, ito si Dust, si Beam, Puff, and Haze. So in fairness, kahit konti lang nilagay ko, ayan, nakikita nyo naman yung color niya. Lumabas naman agad. So check natin ngayon sa cheeks ko. Pero madali lang siyang burahin. Amoy ano siya? Amoy Crayola. Ganun yung amoy niya. So, ngayon pinapahid ko na, may pagka-vanilla yung amoy niya. Ewan ko kung meron kayo nakikita, pero may kulay yan. Wait lang, ayusin lang natin yung ilaw. Para medyo makita. So, ayan. Yan si Beam. Okay, yan si Beam sa face. So, next na try natin, itong si Dust. Si Dust ay medyo color brownish yung color niya. Tignan na lang natin. Pero same sila ng scent, lahat sila. Pare-parehas lang sila ng amoy. Ito kakulay ng Luna na clay blush. Next naman, try natin itong medyo pink, si Puff. Naliloka ako dito sa fake na Glossier. Kasi in fairness, alam nyo, yung appearance niya sa face, parang hindi ka naka-blush. So parang natural yung appearance niya sa mukha. Hindi ko lang sure kung safe to, pero amoy Crayola siya na may amoy vanilla. So, ayan. So, ayan guys. And last but not the least,
itong si Haze. Ito yung medyo makulay talaga sa kanila, sa kanilang apat. Apat lang yung available na nakita ko, pero I'm not sure kung meron pa talagang ibang kulay. So, ito yung medyo makulay na talaga blush on. So, ayan. Ayan naman, si Haze. So, ayan. So, guys, ayan. Yan na yung mga color nilang apat. So, guys, hindi ko naman kayo ina-advise na bumili kayo ng mga fake. Pinakita ko lang sa inyo kasi natuwa ako nung nakita ko to. Natuwa ako, na-amaze ako, na-shocked din ako at the same time. Kasi nga, kaparehong-kapareho siya ng original ng Glossier. So, hindi ko ina-advise sa inyo na bumili kayo nito or huwag kayong bumili. So, syempre, gusto ko lang i-share sa inyo kung ano yung nakita ko at magbigay lang ng info sa inyo about dun sa nga nakita ko nga sa 168 mall. So, marami naman tayong local brands na halos ganun din yung price, same price, kagaya ng mga clay blush na locally made na rin dito sa atin, na 100 pesos, 150 pesos, meron din 300, 250 pesos, depende. At marami na rin sikat na brands ngayon na mga local brands na nagbebenta rin ng hindi naman masyadong kamahalan din, na parang mga halos 200 pesos lang din. So, syempre, sabi ko nga kanina, kagaya, sabi ko rin to sa sarili ko kanina, na try at your own risk. Sa pag-ikot-ikot ko sa 168 mall, isa pa lang ang nakita kong nagbebenta ng ganito, puro fake makeup sang tinda niya. So, guys, yun lang. I hope you enjoyed this vlog. And kung meron kayong mga request na mga makeup looks, makeup tutorial, or meron kayong mga request na gawan natin ng review, mag-comment lang kayo down below or pwede nyo akong i-DM sa mga social media accounts ko like Facebook, Instagram, and Twitter na naka-flash din ngayon sa screen. So, if you happen to like this video, please don't forget to click the thumbs up below and the red subscribe button below. Plus, if you want to get notified in my vlogs, please don't forget to click the bell. So, yun lang, guys. Bye!